What's up mga guys, ito yung bagong content natin para sa mga nag-aaral pa lamang ng electronics mga guys. So para sa inyo po ito. So paano ba ang connection nito mga guys? Ito yung gagawin natin. Paano ang connection ng tone control, Bluetooth at yung ating class D na mini amplifier mga guys. So bago natin ito umpisan mga guys, kung bago ka nga lang sa ating channel or napadaan ka pa nga lang sa ating channel mga guys, huwag niyo pong kalimutan na isubscribe yung ating channel mga guys. At kung nagustuhan niyo rin po ang ating video ngayon mga guys, ay pwede niyo pong ilike at isin niyo rin po ito sa iba mga guys para mas lalo pa tayong lumawak at makatulong pa tayo sa iba mga guys. So ayan mga guys, bago natin umpisahan ang ating tutorial ng ito, mag-i-intro muna tayo mga guys. So tara mga guys. So ayan, muna tayong mag-umpisa guys sa repair mga guys, kung saan ang connection nito. Ang unahin natin dito guys, yung kanyang power supply mga guys, ito. Power supply na 12 volts to 24 volts to mga guys, dito. Meron siyang ganito guys, kasi ito yung supply ng ating Bluetooth. So 12 volts din mga guys. So unahin natin. Lagyan natin sa kanyang power supply dito guys. Ayan, nakabit na natin yung kanyang power supply. Nasunod naman natin guys, yung Bluetooth mga guys. So, nandun na yung power supply niya. Lagi naman nandun natin dito sa power supply ng Bluetooth. Yung kulay pula. So, hindi na kayo mawawala guys kasi yung lagay ng kanyang power supply ay kulay red. Dito naman yung kanyang output. Next mga guys, nalagay natin yung input. Input ng amplifier mga guys, ito. Lagay natin dyan. Yan, nakalagay na yung ating input ng amplifier mga guys. So, sunod natin. Pag yung input guys ng amplifier, siyempre lalagay natin yung output ng tone control. Ayan po mga guys. Ito po yung output ng tone control. So, ito yung input sa papuntang cellphone, ito naman yung output papuntang amplifier mga guys. Dito tayo, dito natin i-connect yung input ng amplifier papuntang output ng ating tone control mga guys. Ayan po. Saka natin matitesting ito mamaya. Lagyan natin sa yung kulay red. Kulay red mga guys, ito yung right channel. Ito po, yung kulay red ay right channel. Ayan. Guys, nalagay na natin. Yung kulay puti ay sa left channel. Sunod natin guys, yung kanyang ground. Kanyang center. So ayan guys, tapos na natin. Yung input ng amplifier guys ay tumakbo sa output ng ating tone control. So ang natitira na lang dito guys, yung kanyang power supply na may center tap yung kanyang power supply. Ang isusupply natin dito guys ay 15 AC, 15 volts AC mga guys, dahil 12 to 15 volts ito mga guys. At ito na yung kanyang input papuntang USB. Lalagyan natin mamaya dyan guys. Kabit muna natin yung kanyang power supply. So guys. So ito yung ground. Ito yung AC, dalawa. Unahin muna natin yung ground mga guys. So yan, kabit na natin mga guys. Yung kanyang power supply. Yung input at output. Ang susunod guys, yung ating USB. Ang USB natin ay mayroon siyang output papuntang input ng tone control mga guys. Ayan. So kukunin natin yung ating ginawa na input. So guys.
Nalagyan ko na ng mga hindi na nagagamit na RCA jack. Nalagyan na natin. Para mas mabilis po yung ating tutorial. At madali nyo pong sundan yung ating pinapakitang tutorial mga guys. So ayan, yung output ng USB or Bluetooth mga guys. At papuntang input ng ating tone control mga guys. So right channel, red. Left channel, ng ating kulay white. Ready to testing na natin ito mga guys. So review natin ulit mga guys para sa inyo. Yung mga nag-umpisa pa lamang na gumagawa ng project nila. So ito po yung ating amplifier mga guys, yung mini amp. So mayroon na siyang supply na 12 volts AC, DC mga guys. Tapos mayroon dyang nakaparallel na wire papuntang Bluetooth mga guys, ayan, para may supply siyang 12 volts din. At yung ating input ng ating amplifier guys, tumakbo doon sa output ng ating tone control. At mayroon na siyang power supply yung ating tone control guys. So ang sinupply ko dito guys ay 15 volts AC with center tap. At yung output ng ating Bluetooth mga guys, tumakbo sa ating input ng ating tone control guys. So maganda to guys dahil mas lalakas pa ang tunog ng ating amplifier guys dahil dumaan siya rito sa preamp ng Bluetooth mga guys. Mas lalakas pa siya. So titesting na natin guys, lalagyan muna natin ng speaker to. So tara. Itong isa guys, ito yung ating tweeter, ito naman yung ating speaker na dalawang 8 ohms na nakaparallel, kaya mayroon tayong load na 4 ohms load. Ang ating tweeter mga guys. Ito naman sa negative or ground. Ayan guys, okay na. So, test na lang natin. Yung Bluetooth natin, ito yung ating tone control. So, medyo maiksi yung ating wire, kaya ganito na lang mga guys. Ito yung volume. Ito yung bass. Ito yung ating mid. Ito yung ating high mga guys. So, kompleto po yung ating tone control mga guys. So, tingnan natin ngayon sa kanyang performance sa pagtugtog. Kung kaya niyang patugtugin guys yung ating 4 ohms load na speaker. So tara guys. Ayan mga guys, pa-power on na natin. Ayan, meron na tayong nakikita sa ating Bluetooth preamp. So lagay na natin sa Bluetooth. Ayan guys, nakakulik na tayo. Subukan natin yung volume yung ating cellphone. Ayan guys, so habang binubulyum natin yung cellphone mga guys, nakikita nyo po yung pagpatak ng volume niya guys, ayan o. Ikita nyo, 18, 21, tapos pababain natin, low volume, 0. Up natin mga guys, ayan. So, nakikita nyo yung volume niya mga guys, ayan o. Oh, hanggang 50 yung kanyang volume mga guys. Tapos mayroon ding volume yung ating tone control, ito. Mayroon ding volume yung ating amplifier mga guys, dito rin, ito siya. So, play natin yung music. So, ayan, naka-bluetooth na tayo mga guys. Wala nang mga wire, o. Oh, nakikita nyo. Bluetooth na yan. Ayan, oh, nakikita nyo mga guys, yung ating bluetooth. Ayan, o. Oh, mabubulyuman natin ng konti-konti. At so ayan mga guys, maganda yung kanyang tunog mga guys, yung ating tone control na nilagay. Kung bass lang talagang tumutunog, bass lang, maganda siyang bumuga. So kung napapakinggan nyo mga guys yung ating
ginagawang tutorial mga guys. Tingnan nyo, tingnan nyo sa headphone mga guys kung meron kayong headset. Yan, tapos patayin natin yung bass, lagyan natin yung mid. Yan, tapos yung high. Okay guys, ganyan tayo yung ating bagong tutorial ngayon para sa mga newbie. O kung nagustuhan nyo po yung ating videos mga guys, pwede nyo i-share sa mga kakilala nyo. Pwede nyo rin pong i-like mga guys. Pwede rin po kayo mag-comment down below sa ating video mga guys. So ayan, hanggang dito muna yung ating videos mga guys. Sana nakatulong tayo sa ating video na ito. So maraming salamat muli. Hanggang dito muna. So God bless. Thank you.